Mag-start na po ang lahat. Sigawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Sigawit kayo sa Panginoon buong sanda itigan. Awitan ng Panginoon sa lahat ng panahon. Magsigawin kayo sa Panginoon ang isang bagong awitin. Magsigawin kayo sa Panginoon buong sandaligan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ang tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspus ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilakad ay patuloy nawang maipakayag at tutukanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan nito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkat silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao.
At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay, nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig iyong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Inyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at bukayin ang mga patay.
Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At sa ang mangbayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo ay nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Sa ating Ebanghelyo, hinihikayat tayo na tulad ng mga apostol, ipalaganap din natin ang mabuting balita ng ating Panginoon sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng paraan. At sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon, lagi-lagi tayong magmahal ng kapwa. At sa ating pagmamahal ng kapwa, lagi-lagi tayong maglingkod. Laging nagkakawang gawa. Laging tumutulong sa mga nangangailangan. Kalimutan natin ang ating sarili. Isipin lagi natin ang kapakanan ng iba. At sa ating pagiging apostol sa ating pang-araw-araw na buhay, manatili tayong dukha, simple living, huwag magpayaman. At huwag natin gamitin ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa paghahanap buhay. Laging naglilingkod sa kapwa bilang pagmamahal natin sa Diyos. Yan ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnais na ang lahat ng tao ay maligtas at makapatid ng katotohanan.
ang ating tugon, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, para sila ay makipagtulungan sa pangmisyong gawain ng simbahan, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kalooban mo na maipakayag at maitatag ang iyong kaharian sa lakat ng dako sa pamamagitan ni San Barnabas, marapatin mo na maging mabunga ang aming pagsisikap na mapanaganap ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos na tinghal na siya na rin nagtulot na tayo'y may mainahin sa Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal. Sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat. Sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe
para ikatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang buhay ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang Cordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa paggunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nazareno, dinarangal ka namin.